isang tanim dito sa barangay Malong, San Filipe, Zambales. Wala naman kasi i-present ko sa inyo itong landscape na ito. Bagamat tapos na, kasi nga po, nagawa ko na ito bago pa man din inilabas ang aking YouTube channel. Kaya gusto kong i-shout out ang aking tiyahe na nandyan ngayon sa New York, kay Auntie Dina. Hello, Auntie. Kay Uncle Danny. Sa aking mga pinsan, of course. Kay Dave. Dito po mga ka-garden lovers, no, ang ipapakita ko sa inyo ngayon yung tamang paraan ng pag-maintain. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-clean ng halaman. In a way, na para itong landscape nito, mabalik natin doon sa dating ganda na malinis. Though, talagang maganda pa rin naman talaga, pero gusto ko lang ipakita yung mga approach na ginagamit ko at saka yung pinakamadaling paraan sa pag-maintain ko na. Kaya samahan po ninyo ako, okay? So kailangan po natin dito, meron tayo ditong C-source. C-source kasi nga po, dalawa. Hindi nyo pwedeng sabihin na C-source. Pwedeng a part of C-source or C-source. I-start na po tayo, ha? Itong makina ito, sinadya kong nilagay dito sa side nito in proportion dito sa height ng poste. Ngayon, i-trim natin ito in conical shape. Alam naman po ninyo yung ano, no? Yung apa ng ice cream. Kung may hilig po kayo sa ice cream. O di kaya nga naman, yung Christmas tree na lang. Ganun yung form na gagawin natin dito. Then, dito sa baba, no? Babawasan na lang natin ng mga damo. Ito namang existing dito na bougainvillea, ang i-consider natin dito, ano naman, spherical shape. Ibig sabihin, bilog. Kaya lang, i-consider natin itong lapad nung ano, nung what's this? Nung planter or plant box in a way na hindi lalampas dapat dito sa part na ito. Kaya kung titignan ninyo, dito mula sa taas, makikita ninyo yung pag-trim natin dapat hindi lalampas dito sa may plant box or planter. Then, yung ano dito, yung sinasabi nila na yung parang ano, pandan, like this, babawasan lang natin ito para magkakaroon tayo ng propagation. Ililipat na lang natin. Most probably, mag-iiwan tayo dito kahit siguro mga 3 piraso. Huh? Ang mangyayari ngayon dyan, dito sa side niya, meron kasing existing dito na, ano, na what's this? Picara. Kaya ito, babawasan lang natin ng height in a way na parang mas mababa lang dito or kalibel lang nung existing dito na gawa. Yun lang ang gagawin natin pag-team dito sa area nito. Then after, i-explain ko sa inyo sa finale kung bakit ako nag-arrive sa ganitong design. Ang importante po kasi, kaya ko i-pre-reflex ito, dahil nga po, most of the designs ng isang bahay, usually kasi meron kasi plant box or planter sa harap ng kanilang fence. Kaya, ang tapirin ko dyan, mga garden lovers.